Jordan Clarkson, sa tatlong huling laro ng Utah Jazz ay talagang nagbigay ng magandang performance ang ating kababayan sa NBA upang maipakilala ang kanyang sarili na isa sa mga karapat dapat na mapabilang sa titulo ng Sixth Man of the Year sa 2020 at 2021 season ng NBA. Sa laban ng Utah Jazz nakaraan sa tatlong dekalibreng team sa NBA na may mga bigating star players ay naipakita ng ating kababayan na si Jordan Clarkson ang kanyang kakayahang maging best player mula sa bench ng Utah Jazz. Sa panalo nila kontra Portland, ni Damian Lillard at CJ McCollum ay nagtala si JC ng disenteng mga numero, scoring 15 points, 7 rebounds at 1 assist. Aside sa mga tuso at mapanganib na atake sa basket ni JC, ay nagpakita ito ng husay sa depensa kung saan ay maraming duda sa kakayahan ni Clarkson. Hinabol at nireject nga ni Clarkson ang tutok na basket attempt ng 6'11 forward ng Portland na si Harry Giles. Samantala, sa laban naman nila kontra Minnesota Timberwolves ay muling di napigilan sa opensa ang ating kababayan. Talo man ay kumamada naman dito si Clarkson ng masasabi kong magpapaangat sa kanyang individual performance. Nagtala si Clarkson sa game na ito ng 23 points at 3 rebounds. Sa game na ito ay muling pinahanga ni JC ang mga Jazz fans sa mga atake nito sa basket, sa loob man o sa labas. Dito rin sa laban na ito ay pinakitahan ni Clarkson ang veteranong galawan ng 2020 top 1 overall pick na si Anthony Edwards nang pasabitan niya ito sa play na ito. At sa huling game nila nakaraan kontra naman sa Oklahoma City Thunders ay another double digits points na naman ang naitala ni JC, scoring 16 points, 4 rebounds at 2 assists na makakatulong para matalo ang OKC sa regular season na ito ng NBA. At muli ay pinakita na naman ni Clarkson ang pagiging epektibo nito sa in and out paint. Ginulat pa nga ni Clarkson dito ang OKC sa isang sorpresang dunk na ito. Sa ngayon, kung mamaintain nga ni Clarkson ang ganitong mga performance at mapapataas pa ang kanyang kasalukuyang average na 18 points, 4.7 rebounds at 1 assist sa kanyang 23.76 minutes playing time per game, ay malaki ang chance ang masungkit na ngayong season ni Clarkson ng Sixth Man of the Year Award. Ganitong mga numero din kasi halos ang kinamada ni LA Lakers forward at 2019 at 2020 NBA Sixth Man of the Year na si Montrezl Harrell. Kung makuha ni Clarkson ang award na ito sa susunod na taon ay hindi lang ang mga Utah Jazz fans ang magiging masaya kundi pati na rin tayong mga Filipino fans, hindi ba? Kaya't patuloy lang nating suportahan si JC para sa kanyang karera ngayong taon at sa mga susunod pang taon sa NBA at huwag tayong mawala ng pag-asa na muling mai-representa ni Clarkson ang ating pambansang kupunan bilang isang local player. Mag-subscribe at mag-follow sa ating bago at official na Facebook page. Thanks for watching mga ka-hoops. Goodbye. God bless.